itinatarget ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantukin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sa pulka ni Ka-Rex Cayanong. Sa Target. On air. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Processed Dairy Essence Cheese, Purple Love Cafe, Green Rose Resort, at Robinson's Malls. Ito, meron akong kino-question, mga kaibigan. Itong si Senate Minority Leader, itong si Senador Coco Pimentel, regarding ho dun sa expenditure program, yung NEP. Ito ho dun sa Maharlika Investment Fund. Akala ko tapos na. Itong usapin na to. Itong Maharlika Investment Fund na to, dahil nagsagawa ho kasi ng budget briefing dyan ho sa Senado, mga kaibigan, na kung saan isa ho dun sa kino-question ni Senador Coco Pimentel. Alam naman ho natin, umpisa pa lang, talagang hindi ho ka-frequency ng palasyo ng Malacanang itong si Senador Coco Pimentel. Kaya kino-question ho nung mama regarding ho dito sa Maharlika Investment Fund. Ngayon, nagsagawa ho ng budget hearing at bakit na wala ho dun sa 2024 national budget yung dividend ng Bangko Sentral dun ho sa sinasagawang alokasyon ng Maharlika Investment Fund. Ngayon, ang paliwanag ho dyan, para lang ho masigito maintindihan ho ng taong bayan, nagpaliwanag ho dyan, mga kaibigan, si DBM Secretary, itong si Amena Pangandaman, na hindi daw ho makikita doon ho sa 2024 itong National Expenditure Program. Kumbaga, hinahanap po kasi at kino-question, mga kaibigan, ni Senador Coco Pimentel, teka, bakit wala ho dun eh? Bakit wala ho dun sa nakapaloob? Dun ho sa 2024 national budget. Isa ho dun sa kino-question ho nung mama. Kaya nagpaliwanag ho siya. Teka, yung allocation ba yan? Yung Maharlika Investment Fund? Dahil naka-automatic, diba, dun ho sa appropriation o nakalagay ho dun sa ibang libro, dahil bago pa man ho to pirmahan ni President BBM itong batas na to, itong Maharlika Investment Fund, kumbaga sinala ho to diba, nung mga ilang congressman, nung mga ilang senador, bagamat napabilis, kumbaga marathon Laging ang tanong ho ni Juan de la Cruz, may mga nakakausap po kami, kagaya nung bumisita kamakailan si Congressman Erwin Tulpo, diba, nung AXI-CIS party list, may mga nakausap po kami at sinasabi nga ho doon, teka, Karex, lagi ho kaming nakasubaybay sa programa nyo. At tanong ko lang, saan ho ba ginagamit ay sinasabing Maharlika Investment Fund? Ngayon, base ho doon sa pagkakaintindi ho natin, kaya nga isa ho doon sa kino-question, diba, ni Senador Coco Pimentel, yan ba ho nakapaloob o naka-alokasyon doon ho sa Maharlika Investment Fund? O baka naman ho hindi ho pwedeng makita ho ng taong bayan, diba? Kumbaga doon ho sa nakalagay ho doon sa ibang libro, sa ilalim ho ng budget, expenditure and source and financing, nagtataka ho doon si Senador Coco Pimentel, mga kaibigan, dahil noong pinondohan yung sinasabing capitalization, gamit ho dun sa dividendo ho ng BSP o yung Bangko Sentral ho ng Pilipinas, kumbaga isang batas ho yan na dapat daw ho makita yung sinasabing kung paano ho gagamitin. Kaya ang tanong ho ngayon, ni Senador Coco Pimentel, mga kaibigan, kung sa ibang ordinary o isang extra special, itong Maharlika Investment Fund Corporation, para daw hindi ho ilagay doon ho sa NEP yung detalye ng pondo. Kumbaga ito, kahit na anong haba hong pag-usapan ho natin, dumaan na ho ito.
Di ba dyan ho sa mababang kapulungan? E tapos pinag-aralan na ho yan dyan ho sa Senado. Kaya nga ho naging marathon eh, di ba? Ay yung pag-approve. O yung pagpirma ho ni President BBM. Pero base ho dun sa press release, nabasa ko, mula ho dyan sa palasyo ng Malacanang, mismong si Speaker of the House, di ba, Martin Romualdez na ho nagsabi na yan hong paglaan ho ng pondo at dyan ho sa Maharlik Investment Fund. Eh kumbaga, masigit to makikinabang ang taong bayan. Eh kasi nagtataka ho sila, yung Maharlika, alam naman ho natin yan. Diba't kay Makoy ho nakapangalan ho yan. Eh wala naman ho problema ho dyan. Kumbaga, hindi naman ho ganong kino-question ho yan. Bakit ka mo? Nagwo-worry lang ho yung ilang senador. Lalo na ho yung grupo ho ng Makabayan Black. Diba? Ano ho ba ang role ng Makabayan Black? Una, questionin ang palasyo ho ng Malacanang. Isa lang naman ho sa nagiging role ho yan eh. At umalma, yung AXIS o yung party list, hindi ho yung kina Kong Erwin ha. Itong grupo, di ba, ni na congresswoman, yung lagi ho nating nai-interview mga kaibigan regarding ho dun sa na sinasabi, napapabilang ho dun sa makakaliwang grupo. Kung babalikan nyo lang ha yung history, eh di ba't kamakailan eh, nagsalita ho dyan yung mga ilang senador, di ba? Kaya nga maraming binaklas ho dun sa party list system. Bakit ka mo? Paano marami ho doon napapabilang doon ho sa makakaliwang grupo? Kagaya ho niyan. Nagbabala ho dyan ang Philippine National Police. Yung permit to tax campaign. Diba? Yung gamit ho yun doon sa kapag nalalapit na ho yung eleksyon. Doon ho sa mga makakaliwang grupo na kailangan magbigay ka. May mga tax scam na kumakalat ho dyan. At meron na ho nakatanggap na info ho sa amin na kailangan ka magbigay ho doon. Ay kumbaga protection money, di ba? Eh kapag hindi mo inaral ho yan at pumasok ko dun sa tax scam, abay minsan ho mapapabilis ka, maghahanap ka agad ng resource person na pwede mong kausapin o tawagan. Eh gaano ba ho katotoo ho to? Di ba? Na may mga kumakalat ho na tax na ganon na kailangan ayusin at kausapin mo yon, di ba? Kaya eto hong pag-question ho mga kaibigan ni Senadora Coco Pimentel. Regarding ho dun sa Maharlika Investment Fund, isa lang naman ho ang punto ho ng mama, eh ba't hindi ho makita o bakit wala ho dun sa National Expenditure Program ay hinasabing pondo adun ho sa Maharlika Investment Fund. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Robinson's Malls. Ang oras ay hatid sa inyo ng Central Mall. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Carex Cayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Carex Cayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.